Yun mga kaideas, araw ng Linggo ngayon, time check 1:30 PM. Tatawagan tayo ng isang kliyente natin, bali makikipag-meet siya sa atin doon sa shop niya. Hihintayin daw tayo doon dahil mayroon siyang ipaparenovate daw niya yung shop niya, paparemodel. Kasi may mga dadagdag siyang makina doon sa laundry niya. So ngayon mga kaideas, ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang status dito sa Baguio ng araw ng Linggo. Kasi pag Monday to Friday talagang parang Manila na rin dito sa Baguio mga kaideas. Punuan na rin ang kalsada ng mga sasakyan. Medyo matraffic. So ngayon ipapakita ko sa inyo mga kaideas kung ano ang status dito pag araw ng Linggo dito sa Baguio. Itingnan natin mga kaideas kung maluwag ba ang kalsada o matraffic pa rin. So tara mga kaideas, samahan niyo ako sa ating rides. Papunta doon sa ating kliyente na tumawag sa atin ngayon. Kaideas, dito pala sa camp dyan, pag-araw ng Linggo ay talagang medyo maraming bisita dito. Basta weekend, ito talagang dinadarayo dito sa lugar ng Baguio. Kasi marami ditong pasyalan at isa pa, kahit tirik ang araw talagang dito sa lugar ng Baguio ay malamig. Kahit magka-traffic, pwede ka maglakad sa gitna ng kalsada. Dahil nga sa klima na ito sa Baguio is talagang malamig ang klima dito mga kaideas. So yung mga kaideas, tuloy tayo sa biyahe papunta dun sa tumawag sa atin na ating kliyente. Tara mga kaideas, samahan nyo ako. So ayun mga kaideas, update tayo. Nandito na tayo sa rotunda kung saan papasok na tayo ng downtown or city ng Baguio. So far okay naman yung kalsada natin pag Linggo. Medyo nagkaka-traffic lang ng konti dahil sa mga labas-pasok sa mga establishmento na kainan dito. Kaya medyo nagkakaroon ng traffic. Pero yung kalsada is maluwag naman. Tapos itong sa kaliwa natin, nakakasalubong natin is mga papunta siguro yan ng Camp Janhi or Kias or sa PMA or doon sa may mansion. Dito rin kasi minsan ang daanan nila papunta doon. Tapos dito na tayo mga kaideas sa malapit na tayo sa SM. Pero hindi na tayo papasok ng sentro ng Baguio sa pinaka downtown ng Baguio mga kaideas. Kasi mag-shortcut tayo dito sa kanan. Kasi kung papasok pa tayo ng city is baka medyo maabala tayo ng konti dahil siyempre sentro yan, busy ang kalsada dyan pag nandyan tayo sa sentro at saka maraming traffic light dyan mga kaideas. So dito na tayo kakanan mga kaideas.
So ayun guys, nandito na tayo sa baba ng SM. Yung sa taas kasi niyan, SM Mall na yan. Tapos ito, kung didiretso natin itong kalsada mga kaideas, as papunta na yan sa sentro ng dito sa Baguio. Station Road na yan mga kaideas. So kakanin tayo dito mga kaideas. Mag-shortcut ulit tayo. Tapos labas tayo ng Mabini Street. Doon tayo dadaan mga kaideas. Tapos diretso tayo ng Bonifacio. Pero sa likod tayo, dadaan mga kaideas para makaiwas tayo sa maraming sasakyan kung sakali man. So ayun mga kaideas, samahan nyo ako hanggang sa makarating tayo doon sa destination natin mga kaideas. Tara, isasabay ko kayo sa pagra-rides natin dito sa loob ng Baguio mga kaideas. Ayun guys, update ulit tayo. Malapit na tayo dito sa pupuntahan natin. Tama yung nadaanan natin mga kaideas dahil dito sa kalsadang ito is paisa-isa lang ang sasakyan. Talagang pag araw ng Linggo is napakaluwag. Pero pag Monday to Friday, medyo ano dito, masikip. Pero kahit ganun pa man, medyo may traffic. Gaya ng sabi ko kanina, kahit maglakad ka dito sa gitna ng kalsada dahil walang kwintang init dito. Talagang napakalamig ng lugar na ito. Masarap maglakad, masarap mamasyal, kahit matraffic dahil ang klima dito sa Baguio ay nag-iisa lang mga kaideas. So ayan, dire-diretso tayo ng biyahe mga kaideas hanggang sa makarating tayo doon sa pupuntahan natin nating kliyente na makikipagkita sa atin ngayon. Grabe guys, kamuti! Grabe naman, ang tagal ko nang nagdadrive dito sa Baguio. Ngayon lang ako naka-encounter guys ng ganong driver. Kala mo sa kanya ang kalsada. Akala ko sa Manila lang guys ang mayroong kamuti. Dito rin pala sa Baguio. Kaya mga kaideas, talaga kahit nag-iingat ka sa kalsada, kahit dahan-dahan ang takbo mo, kung ang kasalubong mo ay ganon, nako, madadamay lang. So kaya pag lumabas tayo ng kalsada mga kaideas, talagang kailangan dubli ingat at lagi tayong magdasal, tumawag sa kay Papa Jesus na ingatan tayo sa kalsada. Kahit na dahan-dahan ang takbo natin, kailangan pa rin natin magdubli ingat mga kaideas. So ngayon mga kaideas, andito na tayo sa destination. Ayun, naghihintay na yung kliyente natin. 1 hour later. So ayun guys, update uli. Tapos na tayo makipag-uusap sa ating kliyente. So balik na tayo sa bahay kung saan doon tayo nang galing sa malapit lang sa Camp Janhi dahil doon tayo nakatira. Doon ang ating bahay. So ayun mga kaideas, samahan nyo ako sa ating pagbiyahe pabalik.
At makita nyo rin ang status dito ng kalsada tuwing Linggo, mga kay mga guys. Makita nyo naman na napakaluwag ang kalsada ngayon. Pero pag Monday to Friday, talagang medyo masikip dahil araw ng mga estudyante at mga nagtatrabaho. Expected na natin yan, mga guys. Yun nga lang, pag ganitong maluwag masyado, kaya ng nakasalubong natin kanina, walang pakundangan kung mag-overtake sa sasakyan. Hindi niya iniisip yung mga kasalubong. Kaya talaga, pag nandito sa kalsada, mga guys, doble ingat. At huwag tayo makakalimot na mag-pray palagi. Tumawag kay Papa Jesus na gabayan tayo sa ating biyahe. Saan man tayo pumunta. Ano man ang ating ginagawa sa araw-araw, lagi tayong tumawag sa Kanya dahil Siya lang ang gumagabay sa atin. So yun mga guys, samahan niyo ako hanggang sa makarating tayo sa bahay. Tara! So ayun guys, update ko ulit kayo. Nandito na tayo sa Mabini Road kung saan hindi tayo dumaan dito kanina. Bali dito ko kayo idadaan sa Mabini. Papunta ito ng Mines View or Brain School. Dito tayo dadaan, mga guys. Tingnan natin kung medyo marami ang sasakyan. Pero sigurado ko na kunti lang ang ano ngayon dahil itong lugar na ito ay hindi talaga ito ang daanan ng mga sasakyan. Hindi ito ang pinakamin. Lalabas tayo dito sa pinakamin, mga guys. So ayun, samahan niyo ako, mga guys, hanggang sa pasyal ko kayo dito sa loob ng Bagyo kung ano ang status dito ng Bagyo pag-araw ng Linggo. So ayun guys, papasok na tayo dito sa main road. Tara, samahan niyo ako hanggang sa makarating tayo sa bahay. Iikot ko kayo muna dito bago tayo dumiretso sa bahay. Dadaanan natin yung dating LTO ng Bagyo dito sa may PNR kung saan dito nakabis yung terminal ng Victory, mga guys. So tara,
Biyahe tayo. So ayun guys, update ulit tayo. Nandito na tayo sa taas. Guys, pag kumanan pala dyan, nandyan yung dating LTO. Tapos itong binabaybay natin na kalsada guys, paglabas natin dito ay bubungad sa atin yung Caltex. Tapos sa lip naman sa kaliwa, nandyan yung Victory Liner. Dyan sila nakabis mga guys. So tara, diretso na tayo pauwi ng bahay. Samahan niyo ako guys. Nandito na tayo sa Kamjanhe. Malapit na tayo sa bahay natin. Ito yung pinaka main gate ng Kamjanhe guys. Dito sa left yan, may pumasok na sasakyan. So diretso tayo guys. Ilang minutes na lang. Ando na tayo sa lugar natin mga guys. Tara.
guys, update ulit tayo. Nandito na tayo. Kakaliwa na tayo dito, guys. Papunta na ito dun sa amin. At nandito na ulit tayo, guys. Guys, sana nag-enjoy kayo sa ating pag-rides. At sana na-enjoy nyo rin yung lugar dito. At kahit hindi man tayo nakapunta sa sentro, narating nyo rin yung ibang lugar dito sa Baguio. At na alam nyo rin kung anong status ng pag-araw dito ng Linggo. Yun nga, maluwag ang kalsada natin. Pero kahit ganun pa man, medyo matraffic dito pag normal day. Wala namang problema dahil, yun nga, dahil sa klima, hindi na hassle yung ano. Kasi pwede ka naman maglakad dyan dahil hindi naman mainit. Walang problema. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa pagsama nyo sa akin, sa ating ride, sa pakikimit ko sa aking kliyente na tumawag kanina. Ngayon, nandito na tayo. Salamat sa kay Papa Jesus at ginabayan tayo sa ating biyahe. At guys, parati tayo magdasal once na maglalakbay tayo o magdadrive. Once na umapak tayo sa kalsada, huwag nating kalimutan magdasal. Hanggang dito na lang guys, nandito na tayo. Ingat palagi, stay safe.